Mura na, di ba, yung sibuyas? E, paano nga ba yung sibuyas sa atin? Di ba parang ang mahal? Narinig ko ang mahal yung sibuyas sa atin. 560 grams lang siya and we paid 3.5 Qatari riyals. Banana, nasa 1 kilo and 408 grams. Bumili rin kami guys ng watermelon. Ito, 4.460 grams. We paid. I-check nyo guys yung presyo ng prutas dyan sa atin compared dito sa Qatar. Kaya ako pina-flash yung conversion para makarelate kayo. Hi guys! Welcome to the video! Please subscribe! Thank you! Everyone. So, bukas guys is first day na ng Ramadan. Ito na yung aming second Ramadan dito sa Qatar. So, I would like to greet Ramadan Mubarak to all brothers and sisters in Islam. May Allah blesses all. So, kanina guys, namili kami ng mga putas na ipiprepare namin bukas para sa iftar or kumbaga yung breaking of the fast. Kaya, busy ako kanina guys. Tingnan nyo to guys yung mga pinamili namin kanina. Ayan, may sandia, watermelon, and may yogurt. Ano ba? Teka lang. I-arrange ko na siya sa ref eh. Ito siya guys. Bumili ako ng maraming oranges. Kasi mahilig ako uminom ng fresh squeezed orange juice. Mga ilang kilo ba ito nabili ko kanina? Mga 2.970 kilos ito guys. 2 kilos and 970 grams lahat ito. And we paid a total of 11.90 Qatari riyals lang. Mura dito yung mga oranges guys. Yan lahat. Nasa almost 3 kilos siya. Tapos yung asawa ko, bumili naman siya ng ibang klaseng orange. Ito naman is mandarin. Yan, ano ko na lang sila guys. Iko-combine ko na lang sila kasi mabilis lang naman i-identify kung asan dito yung mandarin at saka kung asan yung orange na pang juice. Ayan. Kasi yung orange na pang juice, bilog naman siya. Tsaka parang matigas siya. Ito namang mandarin is mabilis lang talaga siya balatan kasi malambot lang siya. So, ilalagay ko lang siya dito sa gilid. Ito naman, nasa 2 kilos to lahat, guys. Kasi yung binayaran namin is nasa 13.55 Qatari riyals lang siya. Parang mura dito yung mga prutas. Depende sa kung saang bansa siya nang gagaling. And then the next fruit that we bought is yung apple, golden apple. Itong golden apple is around 1 kilo and 170 grams. And we paid a total of 7.60 Qatari riyals. Ayan. 7.60 Qatari riyals. So, itong apple, ano ka ba? Nabili ko na lang yan mamaya. Pakita ko muna sa inyo ano yung mga pinamili namin. Ito, banana, nasa 1 kilo and 408 grams. And we paid 8.45 Qatari riyals. Yan, nasa 1.400 grams na siya. Muli yung asawa ko ng grapes. Saan galing tong grapes niya? Ito naman is from India. I think this one is seedless. Yan, seedless nga. Naghahanap ko ng word na seedless. Ito, red seedless grapes. Mula siyang price, di ko alam magkano siya guys. Ito naman is plum. Yes, red plum. This one is around 908 grams. And we paid a total of 10.9 Qatari riyals. Ayan, kasi yung per kilo nito is nasa 12 Qatari riyals per kilo. Pero dahil 908 grams lang siya, we paid 10.90 Qatari riyals na lang. Bumili rin kami guys ng watermelon. So yung kalahati lang ng watermelon. Ito is nasa 4.460 grams na ito. Malaki kasi, especially if this is from Iran. I think this one is from Iran. Malalaki yung watermelon sa Iran eh. So, ito, 4.460 grams, we paid 17.85 Qatari riyals. Ayan dito guys. So, i-check nyo guys yung presyo ng prutas dyan sa atin compared dito sa Qatar. Kaya ako pina-flash yung conversion para makarelate kayo. Ito naman is pear. And this one is nasa 1 kilo and 16 grams. And we paid 8.15 Qatari riyals. Mas maganda sana kung nakalagay kung saang country siya para, di ba, mas okay yung details ng ating
Tapos bumili rin ako ng avocado. Actually, hilaw pa to, guys. So, naantay ko lang siyang maluto. Lalagay ko lang siya dyan sa taas. Kasama ng aking mga onions and garlic. Hanggang sa pag malambot-lambot na siya, yun, makakain ko na siya. So, this one is 788 grams lang siya. And we paid 7.90 Qatari riyals. And kasi yung per kilo niya is nasa 10 Qatari riyals per kilo. But since it's only 788 grams, we only paid 7.90 Qatari riyals. So, yung avocado nila. This one, I'm sure, is from Kenya. Walang nakalagay dito, pero this one is from Kenya. Kasi nakita ko yung kanina eh. Usually, pag bumibili ako ng avocado, from Kenya lang talaga yung nabibili ko. Kasi mayroong mga avocado which is from Spain, from Australia, pero ang mahal niya, guys. Yung isang piraso lang ng avocado which is from Spain, siguro nasa 11 Qatari riyals na siya. Isa lang. So, kaya sa Kenya ako bumibili. Kasi sa Kenya is nasa 10 Qatari riyal lang yung 1 kilo. Mura. Ewan ko kung ano yung difference nila. Siguro lasa or yung benefits. I'm not really sure. Pero ako, paborito ko kasi yung avocado. So, masarap naman yung Kenya avocado. Okay na ako doon. This one is lady finger or yung okra. Ayan. And this one is from India. Yan nakalagay dito. IND. Which is India. And this one is around 564 grams. And the price is 6.20 Qatari riyals. Ayan. Okra ng India. And ito naman is onions, guys. And this onions is, I think it's... Ayun na ko, hindi nakalagay. Ewan ko lang. But this one is around 938 grams. And we paid 1.90 Qatari riyals lang siya, guys. Muro na, di ba, yung sibuyas? Kano nga ba yung sibuyas sa atin? Di ba parang ang mahal? Narinig ko ang mahal ng sibuyas sa atin. This, ito naman, guys. Ayan. Ito ay ang garlic. The garlic is around 506 grams. 506 grams lang siya. And we paid 3.5 Qatari riyals. So, dahil 506 grams lang siya, nasa 3.05 Qatari riyal lang. Then, I also bought carrots. So, yung per kilo nito is only 6 Qatari riyals. And this one is around 926 grams. And we paid 5.55 Qatari riyals. So, yan lang, guys. Ano mga pinili sa nila? Usawa ko bumili ng, ano, parang ginawang candy na, ano ba to, apricot. Apricot siya. Pero parang ginawa nilang candy. Parang ano, di ba sa atin yung tamarind. Minsan ginagawa natin candy. Ganun din dito, may ganyan. Apricot naman yung ginagawa nila. Meron ding tamarind, but this one apricot. Tapos mahilig kami kumain ng yogurt, guys. So bumibili kami ng maraming yogurt dahil pinapakain ko sina Isa at Musa ng yogurt talaga everyday. Basta hindi lang sila inuubo, pinapakain ko sila ng yogurt. So yun lang, guys. Kasi ready na kami bukas sa aming fasting. I will make a separate vlog para bukas, para makita ninyo yung first day of Ramadan namin dito sa Qatar. Ano yung ilaw, guys? Parang naagaw niya yung ano ng... Hindi lang ako sure, but ganyan siya. But anyway, so actually, this is our second Ramadan here in Qatar. I think on our last year's Ramadan, hindi ako nakagawa ng vlog. So I decided to make vlog this year so that I can share with you guys na, kumbaga, you know, makita nyo man lang kung ano ba yung ginagawa namin dito sa Qatar on the first day of Ramadan. So, yeah. Anyway, guys, ilalagay ko na sila sa ref. Hahanapan ko sila ng space sa ref. Nakabili rin pala kami, guys, ng itlog kanina kasi paubos na ang aming itlog. Ayan, dalawa na lang natitira. So, hahanapan ko ngayon ng space. Okay. Oh my. Lasing ko muna. So, aming ulam for the kids and... No, I think I'm just gonna keep it down here kasi hindi ko siya malaki. And, daming gamot, guys, kasi nagkakasakit siya na mo siya yung isa. Kaya, talaga, nag-stack kami ng gamot. Sana kumasya. Oh my, it's not fitting. Baba. Ayan, may natitira pa akong dalawang avocado dito. Ayan ko, ang tagal nila mag-ano, parang matigas pa rin siya. Ilabas ko kayo. Baka bukas, pwedeng malabot na yun kasi mainit. Ito muna yung golden apple doon. Here. Ayan, ayan, sisira lang yung ano. Tingnan nyo. But I'm not gonna throw this. I'm still gonna eat this. But natin ko lang siya magiging okay na yan.
And this one here, I think I'm gonna cook this tomorrow and replace this. Yung carrot. Kinuha ko yung isang tray. Yan lang siya. And yung orange sa baba. More mandarins. Ayun. Ayun. Pagka madalas sa struggle talaga ako guys mag-arrange ng mga fruits na to. Kasi yung asawa ko pag bibili siya, kaya itong maramihan. Parang magugutom talaga siya pagka ano. Sa baba nila kaya to. Yung rice kasi yan guys. Sa baba, sa taas, bahala na. Ayan. Perfect. Ayan, ito kailangan din ito ilagay. Ayan lang. How? Ito na. Ayan, kasha. Kasha siya doon. Ayoko siya kalisin sa plastic kasi nagtutubig siya. Watermelon kasi na-slice na siya. At least itong grapes. Ayan. Itong okra dito na yan sa baba. Tsaka yung candy ng asawa. So, ito na muna kasi bago siya. Ito yung kailangan ubusin. Yes, ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan yung bread. Balik sa dati. Ito guys, ang trabaho ng full-time housewife. Ito yung trabaho namin mga housewives guys. Akala nyo, simple lang, relax-relax lang. Naku, pag sa bahay ka, hindi ka talaga makakapag-relax masyado. Iba lang pag tinamad ka. Yun, naku, pag tinamad ako, nakakapag-relax talaga ako. Kasi hindi ko dadamputin yung walis. Hindi ako magwawalis, hindi ako maglilinis ng bahay ever. Yan. Especially pagka nainis ako sa asawa ko. Yan, bahala siya. Magtiis siya sa maduming bahay. So, syempre guys, pagkatapos ng pag-arrange dyan, dadamputin mo na lahat ng mga basura at itatapon na. Di ba lahat yun gagawin mo? So, ito hindi ko ito tinatapon. Tinutupi ko siya at sinisave ko siya guys kasi para pag kailangan namin ng mga bags, ayan, is meron akong makukuhang bags na maganda, maayos, yun. Or di kaya pag sobra-sobra talaga, gagawin ko silang basurahan. So, yun, i-refill ko na yung aming onions and garlics. Ang gagawin ko. Babalik ko lang dito yung mga leftovers. Ilalagay ko na yung onions. Malambot siya. Dito ko na nilalagay yung aking avocado. So, andiyan lang sila sa taas, guys. Meron na rin, nakabili na rin kami last week ng mga potatoes. Or yung mga patatas. So, andiyan lang sila. Ayan, finally natapos rin yung aking trabaho, guys. So, actually, madaling araw na ngayon. Anong oras na ba? Ayan, mga 2:30 na, guys. 2:30 na ngayon. So, yung asawa ko, kadarting lang niya. Kasi sabi niya, imi-meet daw niya yung mga friends niya. Nagkape sila sa labas and maano lang yung boses ko kasi natutulog yung mga bata. Tsaka yung asawa ko baka magising sila. Eh hindi pa oras ng seheri or yung kumbaga yung meal bago mag-fast yun. So hindi pa siya oras. May mga 1.5 hours pa na kailangan antayin bago mag-seheri. Yung asawa ko pagdating niya kanina, binilhan niya ako ng may dala-dala siyang faluda. Ayan. Isa sa mga paborito ko, guys, is yung faluda. Masarap siya, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan yung faluda, guys. So, mixed siya ng mga fruits, ice cream, mga biscuits, nuts. Masarap siya. So, habang nag-aantay ng seheri is, ito muna yung kakainin ko. Pero, baka hindi na rin ako kain ng seheri mamaya kasi parang heavy na nito, guys. Ito na lang yung aking seheri for today's fasting. So, yeah. Mag-relax muna ako. And then, mamaya, kailangan kong i-prepare yung seheri ng asawa ko. Sabi niya, kakain lang daw siya ng 2 sliced bread at saka butter. Yun lang daw yung kakainin niya. Kasi sabi nga namin, ngayong Ramadan, mas maigi yung mag-control kami sa kakainin namin. Huwag yung mag-iisip na, hindi tayo kakain mamaya, so kailangan natin kumain ng marami ngayon. Tapos, pagkatapos ng fasting ulit is, naku, hindi ako kumain ng buong araw ngayon, kailangan ko kumain ng marami. Yung ganun ba, kailangan namin i-control yung ganung klaseng pag-iisip para hindi kami tumaba ngayong Ramadan, inshallah.
Kasi ang hirap, guys. Ilang months na ako nag-gym, pero ang hirap-hirap mag-lose weight talaga. Hanggat hindi mo kinokontrol yung kinakain mo, hindi magiging successful yung pag-gym mo. Yun talaga siya. So anyway, manonood ako ng Big Bang Theory ngayon sa Netflix habang nagre-relax at kumakain itong aking faluda. Ayan, Khadija. Ayan, ito yung Big Bang Theory. So anyway guys, hanggang dito na lang muna yung aking video. Inshallah, gagawa ako ng separate video para bukas. Yun, para sa aming first day of Ramadan. Inshallah. So that's all for this vlog guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!